Hey guys, panoorin natin itong video ni Imelda Marcos. Alam niyo ba, kinilabutan ako sa video na to. Hindi lang pala si Ferdinand Marcos ang visionary. Kahit pala si Imelda ay visionary din. At biro mo ah, talagang napaka-patriotic talaga ng mga Marcoses. Guys, ina-explain niya dito kasi tatakbo siya as president. In-explain niya dito na kaya siya tatakbo. Number one na dahilan niya ay para huwag tayong mawala ng territory. Grabe. Talagang napahanga talaga ako kay Imelda Marcos. Visionary at napakatalinong babae. Talagang deserve talaga niya yung pagiging first lady. Pinakamagaling na first lady. Grabe. Kinalabutan ako ng gusto sa video na to. Panoorin nyo na lang guys at intindihin yung mabuti yung sinasabi niya. Yan. Napredict niya, alam niya na mawawalan tayo ng territory. Dahil nga yung 1987 Constitution na gawa ni Cory Aquino ay bogus. Bogus Constitution. At yung Constitution, dahil dun sa Constitution niya, walang kumbaga walang tibay yung ating pag-aangkin sa mga isla. So dahil doon kaya siya tatakbo. Number one na reason niya kasi ayaw niyang mawalan tayo ng territory. Grabe, napaka patriotic talaga ng mga Marcoses ever since, di ba? Alam naman natin si President Marcos, di ba? Siya lang yung nag-iisang presidente na talagang gusto niyang bawiin yung Sabah sa Malaysia. Kasi alam niyang hindi na pwedeng madala sa pakiusap, sa diplomasya. Kaya talagang gumawa talaga siya ng paraan na kahit na sa pamamagitan ng dahas, basta mabawi lang talaga ng mga Pilipino ang Sabah. Nakita ko dito kung gaano kapatriotic ang mga Marcoses, kung gaano nila kamahal ang bayan. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit mahal na mahal sila ng mga tao. Panoorin nyo guys. Kinalabutan ako, napakagaling talaga ni First Lady Imelda Marcos. Kahanga-hangang babae. Panoorin nyo. I'm running for the presidency is because our sovereignty, the sovereignty of our country is endangered. I'm running for the presidency because beyond the ultimate end of politics, which is justice for all, is because our sovereignty, the sovereignty of our country is endangered. The Cory Constitution of 1987 surreptitiously deleted the historical legal rights to our territories. And this will endanger our country, especially so we're in a very strategic place in the world today. But to the east of us is the Pacific Ocean, which is the focus of the world today and covers 32.5% of the world's surface. On the other side is the China Sea. The China Sea, across the China Sea, is the biggest world market potential. This can be a magnet for conquest and predators. For them to start picking one island after the other of our 7,150 islands of the country. There is a book, in fact, called The Dragon Strikes, which talks about a horrible war of the millennium that will occur in the South China Sea with a vast oil reserve between the Spratlys and Sabah. I am running, and this is the principal reason, sovereignty is endangered and the survival of the Republic
it's imperial. Second, I'm running because since 1986, we really did not have true democracy. Because Marcos was the truly elected president of the Republic in 1986. Cory Aquino was the usurper who took over from Marcos and with the help of foreign government kidnapped the Marcoses out and Cory to confirm that she was a usurper. The red flag is already up, Mrs. Marcos. You see, there's not justice even here. Perhaps for the economic crisis, an immediate solution can be this resource. And also at the same time, we have a master plan wherein we would like to develop agriculture and aquaculture in the first wave, second wave industry, which is water and power, should be developed like deuterium and geothermal to be greeted to the different barangays, 42,000 barangays in the country. And third, services, the delivery of basic services, water, power, food, shelter, clothing, medical service, livelihood programs. Hi guys, nakita niyo gaano siya ka-advance mag-isip? At yung mga binabanggit niya yung kanilang master plan, sinasabi niyo kung ano yung mga gagawin? Diba? Advance mag-isip. No wonder kung bakit napakatalino ni Amy at saka ni BBM. Mga anak ni nila. Mga anak ni FM at ni Imelda Marcos. Napakatalino kasi both parents pala ay talagang bukod sa matalino, mga visionary pa. Diba sabi nga ni FM noon, kapag hindi binuksan ni Cory yung Bataan power plant, 20 years from now, bagsak ng Pilipinas. Nagkatotoo. Tapos yan yung speech na yan ni Imelda, mawawalan tayo ng teritoryo. Nagkatotoo. Grabe guys, alam nyo, hanggang kinikilabutan talaga ako sa speech.